Ayun, so good evening sa inyo guys. Welcome back ulit dito sa ating Stock Trainings Review. Review natin yung ating mga trending stocks for today's trading natin. So belated Merry Christmas po. So December 27, 2022. So maganda naman yung kandila natin. Verde naman siya. Nag-up siya ng 0.36%. So kanina umaga medyo mataas pa siya ng konti. Nag-roll lang siya ng profit taking. So panalo sa mga blue chips natin si Converge kasi nag-up siya. Umabot siya ng up to 6% pero nag-close ng more than 5%. Pero yung mga trending stocks natin is nandito pa rin sa ating mga telco at saka stocks po ni Mr. Bilyar natin. So sinundan natin kung ano yung iniwan natin sa kanya last time. So meron tayong net foreign selling na 47.22 million. Okay lang. So maliit lang naman. And then observe natin, may long weekends na naman tayo, di ba? Kasi may holiday na naman after ng New Year natin, di ba? So ilang araw din yon, yung iindayin ulit natin na mahaba ng bakasyon. Pero anyway, meron naman tayong ilang days bago yung New Year natin na trading po dito sa market natin. So yung mga trending stocks natin, ang una pa rin si Now. So halos mag-breakout kasi yung price action. So hindi naman siya natuloy pero up pa rin siya for today's trading natin. Tapos si Home, nagtatry na mag-reverse na po yung kanyang price action. So, umabot siya ng more than 5% sa closing natin. So, good. Gumaganda yung kanyang sentiment. Tapos si Tel natin, siya po yung pinakamarami yung news na na-repost natin sa Twitter kanina. So, pinag-uusapan pa rin naman yung kanyang mga disclosures. Tapos si BL natin, so mga billiard stocks yung pinag-usapan na. Nagtatry na rin siya magkaroon ng reversal. So hopefully, kasi alam ko undervalued na rin itong si BLL natin. Tapos si Apollo, so pinag-usapan pa rin siya. Pero lost siya for today's trading natin. And then si dito natin is nag-up naman siya ng konti during the day's trading natin. Okay, so yun muna yung ating pag-usapan dito sa ating trending stock. So, yung ating disclaimer, as usual, yung mga bago po dito sa channel natin, yung ating review is for education purposes lang. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold the mga stocks. Kasi nga po, merong risk na involved dito sa ating market naman. Okay? So, magbabagong taon na, no? So, follow mo ako guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. And then, kung gusto mo ng guide is open po yung ating membership. So, meron tayong join button dito. So, check mo na lang po yung mga requirements na nakalagay dyan. Tapos, yung ating mga trending stocks videos. Ayan. So, tutuloy ulit natin yan after ng ilang araw na bakasyon po natin ngayong Pasko. So hopefully maganda po yung masarap yung mga pagkain natin during the Christmas break. So aral ulit tayo dito sa market, company reviews, sample trades, yung ating mga indicators, and then sample ng mga fundamentals, yung ating mga risk management. Then follow mo din ako guys dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. Hopefully by next year na maging maganda yung ating mga crypto games at crypto tokens natin. So hindi pa rin naman masyadong maganda yung kanilang galawan. Okay? So follow mo din ako sa social media dito po sa ating Palawi Trader na Facebook account or dito sa ating Facebook page. So check mo na lang po 'yan. Tapos yung hindi ko nabuksan yung yung ating Bodega Peak na website at saka yung ating Money Earners. So hindi ko na nabuksan yung ating mga websites. Follow mo na lang. Tapos dito sa Twitter, tingnan natin yung ating mga retweet for today's trading. Dito muna tayo sa summary ng ating index. Ayan. So net foreign selling pa rin naman, -47.22 million. Baka mag-antay na lang sila bago mag end of the year or new year bago pumasok ulit yung foreigners natin. So, pero meron tayong mga nakikita na mga pumipitik-pitik ng mga stocks. So yun nga lang, hindi natin makita kung sustainable siya kasi wala po kasing support ng ating mga foreign investors. So halos okay naman lahat ngayon. Hindi ganun kalaki yung mga drop or gains ng indices natin. So mataas dito sa property. Alam ko si Ali at saka si SM. Medyo gumala ng konti yung price finance na mula for today's trading. Tapos si mining, hindi kumita for today kasi bumagsak yata si SEC natin. Tapos eto nga yung sinasabi sa inyo kanina, majority ng mga news dito sa market nakatutok dito kay PLDT natin. Dami natin na-retweet sa kanya for today. So hanggang US kasi, di ba, binabantayan po kung ano yung nangyayari sa kanya. So PLDT Chair Manuel Pangilinan, each buy 3,000 PLDT last December 19. So nag-buy back po sila. Ayan, oh. So medyo marami yatang binili na shares. Kaya pala nag-bounce yung stocks natin. Okay? Tapos ngayon is nag-up siya ng more than
2%, pero umabot siya ng 3, halos mag 4% yata siya kaninang umaga during the tradings natin. So Minority Investors Protection Group, Shareholders Association of Philippines expressed deep concern over PLDT budget debacle. Ayan. So meron po sila articles dito. Pwede nyo pong basahin para at least updated kayo doon sa stocks natin. Shakiest Pizza Asia Ventures, Potato Corner opens first ever stores in London and Dubai. Ayan. So meron silang store na bago. Crete hovering around the key level of 2.19 pesos. Tapos ongoing na po yung SIM registration natin. So start is December 27. So hopefully, especially mga OFW natin, baka hindi mag-function yung mga numbers natin. So kailangan nating mag-register ng ating SIM cards. Ayan. So buti naman na ano to, na enforce na. Para ano, syempre, di ba yung mga mahilig tumawag na ano, walang caller ID. So PLDT is in discussion with suppliers and vendors to cancel some projects to try to reduce yung budget. So kasi mag-a-adjust siya based doon sa mga overruns niya po. Ayan. All rises as China loosens virus curbs. Pero di ba sabi ko sa inyo last week na trading natin, ang madalas nating mapanood is yung mga overutilized sa mga hospital kasi ang dami nakakasakit noon ng COVID. Pero based dito sa mga nabasa ko sa kanya, yung mga na-repose, so good siya kasi nga nag-open yung economy ng ano ng China. Pero syempre sa medical side hindi siya okay kasi halos lahat ng tao doon is nagkakaroon ng COVID naman. Okay, so ingat na lang yung mga kababayan natin doon. ICT, ayan. So may good news siya pero bad yung ano yung galaw niya. ICT subsidiary acquired shares worth 507 million in Bawan International Airport from Japanese company Marubeni Corporation. Ayan. So may bago siyang investment. Untimely disclosure. So ito yata yung issue ni ano ng PLDT natin. So check mo na lang 'yan. NGCP, which operates the country's transmission backbone, last week settled the 5.1 million penalty levied on it by the energy regulators for its failure to secure reserve power or ancillary services naman. Okay? Tapos may ongoing tayo ng mga dividends. So, sino ba parating ngayon? So, double check natin. Sino ba? SMC, Pure Gold, si Keeper, at saka si STI yung bibigay ng dividends natin. Okay? So, Philippine Airlines to resume its Manila and Xiamen, China flight next month. Meralco has commenced its competitive selection process for 480 megawatts of power supply. AGI McDonald's PH opens its 700 store in Novali. Ayan, so dami na doon. So may Binyan Technopark to. Yung alam po itong so Novali natin na to. It's fifth flagship green and good store in the Philippines. AC, Ayala Group ramps up its healthcare business. PLDT plans to speed up depreciation of its legacy assets due to the company's slow adoption of 5G network. Tapos 10, ito yung issue niya, more US law firms to prove overrun. Ayan, so ongoing pa rin po. Tapos economy, retail prices in NCR up 6%. Robinson's, retail holdings to merge supermarket, PLDT pa rin, sabi nga natin, andyan po yung mga news. So, dapat inform kayo para alam mo po yung ginagawa mo dun sa pagtitrade. Avoides power ice green bond issuance next year. More on news, US law firms probing PLDT on budget overrun. Tapos, mataas yata yung mga nickel mining products natin ngayon. Ha? Pero hindi umakyat si, ano, eh, si mining natin. ICT, so nag-drop siya for today's trading. Ano ba to? US, to trade Asia, US legal firms probe TEL. Ayan. So, antabayanin niyo po yan, yung mga may hawak po na TEL natin. NCR retail price surge by 6%. SM to continue expansion in 2023. And then, PAL to resume China operations naman natin. Okay? Emperador. So, parang naman siya last Friday yata to. Market share in North America increases naman. Okay? So, yun po yung ating mga news for today's trading. So, gaya ng sabi sa inyo kanina, so lahat po is majority para kay PLDT naman natin. And doon sa mga gusto po sumali dito sa ating trading community, gaya ng sabi sa inyo madalas, yung mga gusto po ng guide sa PSE market is always open po yung ating Patreon channel. So, check mo na lang po yung mga requirements na nakalagay naman dyan. So, sabay po tayo mag-trade dito sa ating
PSE market naman. Okay? So punta tayo dito sa ating index. Refresh natin siya. So nung umaga, medyo namula si index natin. Pero nagkaroon siya ng momentum around 10 a.m. So makit siya. Tuloy-tuloy na siya eh. Pero bago magkaroon ng, ano, ng run-off period natin, so nagkaroon siya ng profit taking. So buti nilang medyo nagkaroon siya ng up move at the closing natin. So ang humila sa ating pataas dito sa index natin is yung ating si Converge. Ayan. So nag-up siya ng 5.6%. Ayan. So congrats po kung meron kang Converge. Very good, di ba? Pamasko, belated siya. So si Ali natin nag-up din siya ng 2.74. Si Tel, nag-close din siya ng green, MER, MPI, at saka si GGS. So yung may news, good news, medyo profit taking dito kay ICT natin. Diba? Siya yung isa sa mga pinag-usapan kanina. Tapos si SEC drop ng 1.71%. Okay, so net foreign selling is negative 47.2 million. And then kumita nga dito sa market natin is dito sa holdings at saka yung ating property index naman. So nag-up yung index natin ng 0.36%. 6,564.9. So maganda kayo maging close natin for the year. 28% foreign lang, wala masyado. Tapos 72% local participation naman. Okay, so yung pinaka-winners natin, CPG, nag-up ng 7%. At saka si Converge, si Home natin, isa din sa mga top notcher. CLI, so gumagandang galaw yung CLI. Ha? Nag-up ng 5%. CX, 3.85. Inex, nabuhay na. Si Ali, si Fruit, ayan. So, pa-breakout itong si, ano eh, si Fruit natin. Tapos dito sa mga losers natin is mga penny stocks. Sino pa ba? Tech W, 3%. Si Double Dragon drop, APL. So, nag-drop din siya. So, Picor drop din na 2.08% naman. Okay, so medyo malumanay lang yung galaw ng ano, di ba? Majority ng stocks natin for today's trading. Kasi wala masyadong galaw yung, ano, yung ating mga foreigners naman. Okay? So, tingnan natin yung ating chart. So, based dito sa galaw ng chart natin, so, gumaganda yata yung, ano, yung itsura ng index natin. So, gawin ko na lang ganito muna yung drawing natin para madaling makita yung, ano, yung mga trading lines natin. Tapos, tingnan natin yung, ano, pinaka main resistance is dito pa rin sa 6,600. So, parang higher low or nagtatry siya magkaroon ng ano ng higher high. Pero sa ngayon is lower pa rin siya, di ba? Low. Puro lower low pa rin siya. So meron tayong consolidation dito sa area na to. Pero anyway, tingnan natin. Nagtatry naman na gumalaw na maganda yung ating index. So hopefully, so kung locals yung papagawa sa kanya, so tingnan natin kung may window dressing tayo at the end of the year naman. So yung ating MACD, hindi pa rin maganda. Mahina pa rin po yung ating MACD formation, gumanda ng konti yung ating RSI naman. Okay? So, ganyan na lang muna siguro yung ating drawing dito sa ating index. So, hindi siguro muna tayo makakita ng ano, yung continuous na rally ng mga stocks. Kasi ilang araw lang naman, di ba? Tapos long holidays ulit tayo after ng trading week natin na to, di ba? So, bago magsimula is January 3 ulit, di ba? Yung ating market. Okay? So, yung pinakita natin. So, tingin tayo dito sa US market. So, mukhang malakas sila ngayon. Ha? Refresh natin. Yan. So, mukhang green naman tayo mamaya dito sa US. Nasdaq, 0.81%. Si Dow is 0.56%. And then, si S&P, 0.71% naman siya. So, okay. So, yung start ng Europe market natin is medyo okay din siya. So, hopefully, mag-close tayo maganda. Tapos, dito sa Asian market is parang mixed lang tayo, no? So, maraming green. May mga nag-up ng 1% for today's trading. Meron din naman nag-below 0.8%, 0.6% sa kanya. So, hindi lahat is maganda, pero majority is parang okay dito sa Bandang Asia. So, yung pointing kasi ng ating US market, parang okay din yung, ano, yung trading po nila. Galawan nila mamayang gabi. So, hopefully magtuloy yan para maganda rin yung trading natin for tomorrow's market naman natin. Okay, so crypto. So hindi pa rin kumagalaw si Bitcoin. Nagsa-sideways na lang siya. Si BNB natin, 243. So hanggang dyan lang muna siguro yung mga cryptos natin. Kasi nga hindi pa rin naman tapos yung issue ni FTX natin. So ongoing pa rin yung kanilang litigation, di ba? Pinag-uusapan pa rin siya. So wala din tayong makita na catalyst in the short term para dito sa mga cryptos po natin. Okay, so ganyan lang muna siguro yung galawan natin dito sa
crypto markets naman. Yan. So, tingnan natin yung ating mga individual na trending stocks. So, Sinaw. So, nagtatry mag-breakout pa rin Sinaw, no? Diretso pa rin yung galaw. Ayan, dos na pala siya, oh. So, 2 pesos psychological resistance. Tingnan na lang natin bukas kung makalampas siya sa 2.1, no? Pinaka next na major resistance ni ano ninaw natin, pero based dito sa galaw niya, so hangga't siguro hangga't hindi naman nagbo-broken yung below 1.91, so hopefully dire-diretso yung galaw ni ninaw natin based lang dito sa trend direction natin, kasi paakyat naman yung ano pinaka main channel natin sa kanya. Pero yun nga, ganyan sabi ko sa inyo, expect kung magkaroon siya ng mga correction, at handa ka dapat sa ano 10% na drop sa kanya, kasi ganyan naman yung kanyang galaw naman. So, overbought pa rin siya as of now. So, hanggang last Friday, is nag-overbought din itong si now natin. So, meron pa rin siya momentum pag ganyan, di ba? Kasi hindi pa naman bumabalik ko yung mga direction ng ating mga pinaka-main indicator sa kanya. So, tingnan natin, call boys pa rin ba itong si now? Up siya ng 1.01%. Meron siyang konti. 708,000 na net foreign buying. Call up ako sa buyer and then Unicap call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, yun lang muna. Nakita natin. Next, si Home. Ayan. So, ito yung gumaganda yung galaw ni Home natin. Ha? So, malakas yung galaw niya ngayon. Pero, kung ang pag-usapan lang is yung, ano, yung chart, parang okay lang, di ba? Normal na breakout yung nangyari sa kanya. So, meron siyang gain. 5.56%. Tapos, net foreign selling siya ng konti. Call Papa ang buyer and then call Mercantile yung ating pinaka-main seller sa kanya. So, parang gumaganda pati yung volume at saka mga indicators ni Home natin. So, hopefully magtuloy yan para sa mga investors, para sa GSIS natin at saka SSS. So, para nag-breakout siya ng konti, di ba? So, sumilip na rin siya dito sa MA20 kanina. Nag-pullback siya ng konti. Pero gumaganda yung ano eh. Gumaganda yung trend ni ano ni now, ano yung Home natin. Ayan. So, lagyan natin yung support sa 1.35 and then good to see kung mag-breakout siya dito bukas sa MA20. So, medyo kukunti yung resistance niya kasi dito nagkaroon siya ng landslide dito last time, di ba? So, wala siyang resistance dito sa area na to. Immediate niya is 1.7 o 1.8 siguro yung pinaka-immediate na malakas na resistance niya. Pero once maka-breakout siya dyan, 1.7, 1.8, maganda kasi 2.3 yung next na tatargetin naman natin sa kanya. So okay din yung ano yung RSI. So meron na siyang ano very visible yung ano divergence ng price action. And then okay din yung volume natin sa kanya. Tapos medyo maganda yung galaw niya. So good yung setup sa ngayon. Sa ngayon ah, ngayong araw lang na to nitong si Home natin. Hopefully magtuloy siya kasi malapit na rin lang siya mag-breakout dito sa ating MA 20 naman. Okay? So, next natin si Tel. So, nakita nyo naman, ang dami niyang news. So, tingin ko, guys, sabi sa inyo, personal ano lang naman, nilalagay ko sa ano, half body ng candle yung ano, pinaka-main na resistance. Pag medyo na-break natin yan, dito tayo titingin. 1431. Pero, yun nga, sabi natin, baka mahirapan in the short term pa si, ano, si PLDT natin. Kasi ongoing pa rin naman yung, ano, yung probing sa kanya, di ba? Especially, yung usapan sa US, magkano yung meron ba siyang penalty? Hindi ko alam kung may penalty yung mga ganito na ano na mali yung mga declaration nila, di ba? So mga budget overruns. Tingnan lang natin kung ano mangyari sa kanya for the coming few days. So wala pa rin naman tayong masyadong visible na pattern sa kanya. So depende sa tumitingin, pwedeng ano, ganyan yung tingin mo sa kanya kasi bullish ka. Okay naman, di ba? So nagano naman siya, nagsettle siya after na magkaroon tayo ng correction na dalawang araw na kandila naman. Okay? So, tingnan natin yung ating price action sa kanya. So, meron siyang gain today na 2.06%, 700K net foreign buying. So, namili pala si ano, Mr. Pangilinan, Abacus FMS ang buyer. DBP Land Bank yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, ganyan na lang muna. Next, si BLL. So, pinag-usapan si BLL natin. Bakit kaya? So, dahil ba sa ano, nag-double bottom na. So, medyo ano na, yung mga sign na reversals na sa kanya na. May double bottom, meron tayong bounce, tapos may breakout ng MA 20. So, good para sa next na resistance natin. So, lagyan na natin dito. Mga 1.6 potential upside in the short term.
8%, pwede na, di ba, kung magkaroon ng bounce si, ano, si BLL. So, yung buong picture niya, mahina siya, di ba, kasi yung mga price action natin nandito sa ilalim ng MA100. So, good thing na nag-breakout na siya dito sa MA20. So, meron tayong tatargetin yung malapit dito sa MA100 natin. Tapos, meron din siyang, ano, di ba, malapit na siya sa RSI 50. And then, meron siyang higher low formation ng ating RSI. Ayan. So, medyo maganda yung setup, ha. Kahit pa paano nitong si BLL natin. Tingnan natin kung meron siyang karga. So, nag-up siya for today's trading ng 2.72%, negative 796K. So, wala pa siyang support sa foreigners. Call SB equities ang buyer and then Mandarin call yung ating pinaka-main seller. Pero price action-wise, okay na okay yung galaw ni, ano, ni BLL natin ngayon. Okay? So, next, si Apollo. So, mukhang broken yung, ano, yung flag formation natin. Ito sana yung maganda sa kanya eh. Pero bumagsak yung, ano, yung price. Tingnan natin. So, kung magpa-plug siya, eto na lang, titignan natin sa kanya, ano. So, kailan ulit ni Bilinario ng, ano, additional na, ano, na disclosure or additional na news para sa kanya, para gumalaw si, ano, si Apollo natin. So, consume mo na siguro si Apollo natin. Watch out na lang yung support sa 0.03. Hopefully, hindi yan ma-break kasi MA100 yung next na titignan natin pag ayaw niya mag-stay dyan sa dinodrawing natin na flag formation, o flag nga ba talaga yung ginagawa ni Apollo, or medyo broken na yung flag natin, di ba? Ito yung pinakita natin sa kanya last time. Ayan. So, medyo broken yan. So, re-retest ulit tayo dito sa support natin. So, hindi ko makita yung full value niya. So, double check mo na lang sa chart mo. So, hopefully, mag, ano yan, mag-hold dyan sa bandang 0.03 na level C Apollo natin. Okay? So, pinag-usapan siya pala kasi nag-drop siya ng 2.7%. Wala siyang foreigners eh. Negative 610K. Call tower and buyer, then APS call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? And then lastly, si Dito. Tingnan natin yung galaw ni parin Dito. Okay, so lumalaban si, ano, si Dito natin. So, pwede nating gawing support na lang yan. Pero hindi pa rin siya nakakawala dito sa downtrend channel natin, di ba? So, kung ito yung pinaka-channel natin. Ayan. So, ganyan pala yung, ano, yung chart niya. Masyado mababa yata yung drawing ko sa kanya last time kasi nag-expect ako magre-retest siya dito sa mga 2.6 na level. Pero kaya naman niya based dito sa consolidation ng mga prices dito sa bandang baba. Hindi pa rin siya nakakalampas sa correction niya. So, pero at least kahit pa paano is meron tayo nakikita ng mga green na candle naman. Okay? So, be mindful na lang na nasa ano tayo, nasa correction stage pa rin si dito natin. So, hindi pa rin naman nakaka-recover yung mga indicators niya. Yung MACD is pababa pa rin naman yung kanyang pinaka-main na direction naman. Okay? So, tingnan natin yung kanyang galaw. Meron siyang gain na 1.07% for today. So, wala masyadong foreigners. Call ang main buyer at saka BPI call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun lang yung ating review for today's trading. So, gaya sabi natin, okay na kung mag-stay lang si index natin dito sa below ng 66. Huwag lang siyang bumaba sa ilalim ng ano, ginuguhit natin dito. So, watch out na lang natin yung mga moving average natin sa kanya. So, okay naman ngayon for the last 3 days of trading natin. Kasi yung RSI is nag-stay naman siya above ng 50 level. So, nag-aantay lang talaga siya ng tagatulak. Hindi naman bumabagsak na yung, ano, yung index natin. So, kailangan na lang natin ng foreigners para gumala ulit yung ating markets naman. Okay? So, yun lang. Bago tayo close, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, join ka lang kung gusto mo ng guide yung ating Palabi Trader Crypto Auto. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, yung Bodega Pig at saka Money Earners natin. Twitter account. So, follow mo na lang ako dito, guys. Tapos yung ating Patreon sa mga gusto ng guide sa ating PSE market. So, sali ka lang po dito sa ating trading community. Check mo na lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy trading po bukas.